Dear blessed morning to each and every one of us. Alam po ninyo kapag ganitong panahon, marami po talagang mga nagtatanong na mga Kristiyano, is it bad for a Christian to observe or join in celebration of the Halloween season? Ito yung tinatawag na siguro kasama dyan yung trick or treat, which I practiced when I was a kid, especially dito po sa lugar namin, hindi po nawawala yan. Naharang lang po nung pandemic, so I guess this year, mare-restore po muli ang pagbabalik ng tinatawag nga po natin. Yan nga po ang trick or treat. Ngayon, bilang isang Kristiyano, kasi ang dami nating concerns regarding the things na alam naman po nating unbiblical, at hindi lang po unbiblical, alam nating hindi nakalulugod sa Panginoong Jesus. Ano yan? Okay, ito po ang sasabihin ko po sa inyo. When Jesus shouted, it is finished indeed. Ano ang tinapos ni Jesus sa cross? Unang-una, wala na po tayo sa system ng batas ni Moises. Amen? At pangalawa, binayaran na ni Jesus lahat ng kasalanan natin, past, present, and future. At ang hamon o ang imbitasyon ng 1:3:16, very popular verse, sabi niya doon, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kung sino man ang maniniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung sino ang maglalapat o maglalagay ng tiwala doon sa tinapos na gawain ng anak ng Diyos, doon nga po sa krus ng Kalbaryo, ay sukat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So wala pong duda yan. Okay, ito pong point ko rito. Pag naging Kristiyano ka na, forgiven ka na. All of your sins, past, present, future. Walang natira. Walang natira. Ang Diyos hindi siya tao. Ang Diyos hindi siya katulad natin na pag nagwawalis, minsan hindi natin natatanggal lahat ng dumi. May naiiwan. Pero ang Panginoong Jesus, yung sinabi niyang it is finished, paniwalaan mo kapatid, paniwalaan natin, tapos na. Forgiven na tayo. Past, present, future. Hindi pa man nakukumit ang sin, pinatawad na ng Diyos dahil sa ginawa ng Diyos anak na si Jesucristo. Fine. Ito po ngayon ang papasok na tayo sa punto. Okay. Ngayon, na born again na tayo, may bago na tayong pagkatao tulad ng sinasabi ng Ikalawang Korinto 5:17. Wala pong question. Pero ang problema minsan, sa araw-araw na pamumuhay natin, nandyan pa rin yung tukso, nandyan pa rin po yung tinatawag na parang sometimes nalilin lang pa rin tayo sa isipan natin, no? At lahat po ng ito ay bahagi ng ating sanctification. Now, may pagkakaiba po ang, makinig po mabuti, may pagkakaiba po ang salvation sa sanctification. Pero may good news ako. Alam niyo po kung ano yun? Ang salvation, gawa ni Jesus. At ang sanctification, guess what? Gawa rin ni Jesus. Wala tayong part. Ang part lang natin ay ang maniwala. Okay, ito ang gagawin natin ngayon. Ngayon, alam natin ang pinagmula ng Halloween ay demonyo, diablo. Wala pong ano yan, duda yan. Maski yung Valentine's Day, ang pinagmula niyan, diablo. Totoo po yun. Mayroon po yung mga makikitang mga sources na makikita sa Google, no? At hindi po natin tatalakayin yan sapagkat ang gusto ko pong tutukan dito, yung tanong mismo, dapat bang makiayon ng isang Kristiyano sa Halloween? Okay, bigyan ko po kayo ng verse sa Romans 12 chapter 2. Ang sabi ng Bible ay huwag kayong makikiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Baguhin nyo na ang iyong mga pag-iisip. Fine. Kasi Kristiyano ka na. Born again ka na. Alam mong galing sa Diablo, bakit mo pagagawin? Diba? Ngayon, halimbawa, na-tempt ka o na-tempt, natukso kang magsuot ng parang mga costume, mawawala bang kaligtasan mo? Abay, hindi. Save ka pa rin. Kasi, anak ka na nga ng Diyos. So, yun po ang point ko po rito sa maikling usapan natin na to. Ang isang totoong Kristiyano ay hindi makikiayon sa Halloween. Kasi alam niya na galing yun sa Diablo. So, ganun lang po kasimple. So, nasa inyo po yung gusto niyong makiayon, pero
mas maganda po alamin natin kung sino tayo kay Kristo. Ano yun? Tayo ay mga bagong nilalang. Thank you very much, and Jesus loves us all.